ba? Nagpabasa pala sa aking pila. Makapunta. Matili ko nandun ang inay. Are, ang inay ay nabasa sa pasyon. Din sa tabi ng aming bahay. Sisilipin natin, ha? Magaling pala pumasa ng passion ang inay. Kaya pala parang wala sa mood. Bumasa ng passion ang aking mga tiya. Itlog lamang ang handa. Inay, go! Ibirit mo! Dali, Diyosa! Habang wala ang inay! Are, din ko itinago sa aming stock room. Wow! Stock room ang yaman! Yung mga hinold ng inay na i-QC niya pa quality control kung talagang kailangan ng itapon. Yan ang dili ho, nakatago yung mga gamit na i-check pa ng inay. Yan, Diyos ko po, pati mga tali. Kailangan huwag munang itatapon yan. Huwag na huwag ko daw papakaalman. Kaya mga ari, itatapon ko na lahat. Ang problema ko lang ho ay matalas pa ang isip ng inay. Napakalilaw pa ng isip. Ako nga ay nag-mission. Tapos munti ka na kami ma-aksidente. Ganyan pala yun. Kahit pala ikaw ay maingat sa pagdadrive. Tapos may yung mga kasunod mo naman o nasa likod mo naman eh, hindi maingat mag-drive. Diyos ko po, kahit anong ingat mo sa pagdadrive, ilalayo ng pagkalayo-layo ang mga aksidente. Aba, din na ikwento ko sa inay na munti ka na kami ma-aksidente. Aba, ang sabi ng inay, yung payong na dala mo, nasaan? Yung talaga sabi sa akin, nasaan doon yung dala kong payong na hiniram ko? Diyos ko po, mas mahalaga pa ang payong. Pati yung Tupperware, tinanong din, nasaan yung Tupperware na dinala mo? Nasabi may kayo magdadala doon sa nagpa-show sa iyo ng pagkain. Nasaan na? Bakit hindi mo dala? Eh, iniwanan ko na doon. Aba, alam, kunin ko pa eh, John. Yan, are. Kaya ayaw ipatapon ng ina. At pag doon uubusan ng tubig, eh meron doon kami magagamit kahit pandilig. Ganyan siya. Ina! Basura reveal! Basura reveal! Eh, ano tayo? House tour tayo ngayon. Yan, tinignan niya mga plastic. Iniipo ng inay. Inay. At kaya rin tinatago pa ng inay. Itatapon na natin. Inay, Diyos ko po, aray. Hindi mo pwedeng itapon dahil tanda niya ay pag may nawalang kahon. Lagi sinasabi ng inay, pandikit din sa aming tungko. Yeah, madali daw maglabang apoy pag may papel. Kailangan kong maitapon. Aray, mga sako. Mga sako. Kailangan makapagtapon tayo kahit dalawa para hindi masyadong mahalatang nagtapon ako. Itatapon ko na, aray. Ayaw ipatapon ng inay dahil sabi ng inay, pag daw may mga nagsasharon, pwede din daw aring pakainan ng aso. Itatapon na natin. Yan, tulad ng mga aray. Aray, pinaglagay ng pansit. Baka naman pwedeng magbawas na tayo din. Diyos ko, para naman kumita yung mga nagagawa ng karne. Hindi ka pwede basta-basta magtapon ng papel, ha? Bilang ng inay yan. Naka-inventory yan.
Ang sabi naman ng inis akin, kaya hindi niya itinatapon aring ang mga basurang ibang ari. Ibinibigay niya doon sa kanyang inaanak na nagbabasura. Minsan naman ako kinainit ang ulo dahil minsan bago kunin naman din eh, ilang buwan na. Oo, ay nakatambak. Kaya ako kinainit ang ulo dahil ang tagal kunin naman nung nangunguha din ng basura. Ang inay naman nangihinayang itapon at pag doon itinapon ko pa doon sa may bangin, ay may hirapan doon ang kanyang inaanak. Mabait ang inay. Kaso, may nabasa nga ako na dapat daw maluwag yung bahay mo para maganda yung vibes, yung good vibes ang pasok sa iyo. Yung hindi ka masyadong stress. Ang ganda naman kunyari, pagod ka sa trabaho, tapos madadatan mo ang bahay mo, yung pagkakagulo-gulo, ang daming mga kung ano-ano, kung ano-anong anik-anik. Kapag ka hindi masyadong masikip, hindi maganda, diga. Natapo na iyan. Sige, nagsakay makita ng inay. Nag-i-gimay, baby. Basura na iyan. Ayan, natanggal ko na ang mga kalat. Nabawasan na ng kaunti ang mga kalat. Tulad na rin. Ari, ayaw rin ipagamit ng inay. Aba, ikaw lang pari gagamitin. Yung mga magagandang kutsyo na iyan. Ilalagay ko muna, gagamitin ko para ma-experience naman namin yung natutulog ka sa blanket na masarap. Abang, ina, maalam na din bumili sa Lazada yata at Shopee. Pero hindi umorder ng garne. Yung panlagay yan, arirere. Nilagyan na rin ka rin. Ayaw ko naman ng mga garne. Nilagyan ng gayong. Alam nyo gang, ina, kung bakit nag-iipon kahit mga bote ng soft drinks. Ginagawa niyang tubyo. Lagayin niyo doon ang barya, kaya ang dami niyang garne, nag-iipon. Tulad pa na rin, ang dami namin magagandang baso, hindi mo ang iniinuman. Sayang daw, wag doon itatapon at naiinuman. Ang katwiran naman ng ina, iba ka mabasag. Kaya indo, kahit matapon, hindi pa babasag dahil plastic. Hindi ko na malilinis ang kwarto ng ina, kahit gusto kong linisin. Dahil napakalinaw pa ng isip niyan, tukoy lahat ng gamit, pag may nawala, alam. Kaya okay na ako dun sa mga naitapong kong kaunti. Piling ko naman hindi niya na malalaman yun. Unless na lang mapanood niya ang bidyong ari. Yun lang. Nakapagtapon na nga ako ng mga gamit. Lumiwanag na ng bahagya ang aming bahay. Kaso dumating yung dalawa kong pamangkin. Kaya nagkalat ulit. Ay hayaan na natin at masaya naman kapag may mga bata din sa bahay. Gusto ko yung garne, yung kahit walang okasyon, maayos. Hindi yung kung kailan lamang may mga piyestahan, saka nag-aayos, o may pahandaan sa bahay kaya inaayos. Ayoko nung gayon. Habang wala ang inay, kailangan maikabit ko na ang kortina. Ayaw nung pinapakabit, gusto ito yung piyesta lamang at Pasko. Eh ngayon gusto ko mailagay na. Yan na nga, nandiyan na ang inay. Yun, mag-take out ang inay. Mag-take out ang inay galing sa basahan. Ba, ganun nga ang nagdadasal. May take out. Nasa sinten? Siyempre, ako naman ang kakain ngayon. Kahit ako ay hindi nagbasa ng pasyon, may kikain muna ako din sa aming kapitbahay. Sa aking tiyahin. Si Pite! Caught in the act! Caught in the act po ang aking pinsan. Yaron! Kaya mga yun, ipil na pil ang pagbabasa ng pasyon. Dahil meron silang take out. Three days na lang. Kaya mamamayat kayo. Ang mga ripo ay tabang krusada. Dili sa Batangas ay may mga krusada nagdadasal. E ganun lagi ang mga handa kaya malulusog. After ng krusada, bagsak ang katawan ng mga ari papayo. Kaso, ako ang makapalang mukha doon ako kakain kahit ako hindi nagbasa ng pasyon. Yes! Yes!
sa ibang lugar ho, usog din ho diyan yung krusada. Yung nagdadasal ho. Nagdadasal ho iyon, bahay-bahay. Ginagawa ho iyon kapag kasasapit na ho ang mahal na araw. Dati ho, tubig lamang ang pinapainom. O di kaya ho ay juice sa mga nagkukrusada. Sadyang nagbabago na ho ang panahon. Habang ngayon ho ay Diyos ko po ang sasarap po ng mga pinapakain. Kaya yata ang iba ay natatakot pagpatuloy ng krusada dahil baka daw walang maihanda sa mga magdadasal. Dini ho sa Batangas ay usong-uso. Hindi ko lang ho alam kung sa ibang lugar ay may krusada din kayo. Kaya comment down below. Ang pagkasarap ng ikinain kong iyon, ah, tunay ka naman. Salamat na basog. Thank you, Charlie. Excuse me po. Sorry. Sorry po. Nabusog lang po. God bless. Thank you po. Ang dami. Meron pa. Tulog muna ako yan. Natulog muna ako. Okay, busog na busog. Bye-bye.